GD is called. SMG have done it. They've got their tickets to TI-12. Who would have guessed this, John? Who would have guessed they would make it? What an outstanding series. What an outstanding game from SMG. Blacklist, it looked like here in the game 3, they reeled it back. And they were trying to go for that core dark willow, just not enough. We fell short. I'm not sure kung inexperienced ba ng team or nagkaroon lang ba talaga ng challenges inside the game. Pero minsan talaga may mga resulta na kahit na dapat happy ka na, pero deep inside alam mo na kaya nyo pa eh. Pero at the same time, syempre kailangan mong bigyan ng cushion din yung sarili mo at yung buong grupo kasi unang taon pa lang naman eh, di ba? In MLBB, nung unang taon naman, hindi rin naman kami naging successful. So, I guess sa Dota kasi medyo mas mataas yung expectations year 1 pa lang. Pero I can't deny na na-disappoint ako dun sa buong taon, hindi lang sa team. We'll play a brand of Dota na unique. Kumbaga, hindi kami susunod sa uso lang, hindi kami susunod sa mga napapanood nyo lang. Lalaruin namin yung Dotang pinapaniwalaan naming match sa playstyle na meron yung mga players namin. They have, they know that they're trying to go up there. Now Tumi as well has been scouted. It's Tumi! Triple stun into the triple turret. Raven tearing them apart. That's it. It's over. The fight's already done. That's Abed looking to complete the TB. Look at the call in here, preventing WS from getting a kill, almost killing off the Axe as well. That's talent. Ooh, nice job, Abed. Once again, a fancy dead shot there. Kill goes to Abed at the end of the day. Gabby continuing to pulverize. They have the kill at least onto Joka, but it's going to be Gabby who is dunked now by WS. Yoey kicking back Abed as Raven. Gabby immediately blink ravaging on in the follow up. It's all there. Walrus Punch ought to boot. They have the kill. Making a go at it. They get the right clicks in time. Out comes now the Cataclysm. The snowball save, though, through the Chronosphere. They've only taken down Tims. Raven still safe and sound here. Ponyo jumping in onto these backlines as WS with a big tidal wave. He's held in place, though, by the anchors. The first life finally is down. Buyback out from Carlo as he's back into this fight. Akashi popping the BKB, stuck onto the high ground. I'm not sure if he really wanted to be up here. Will they be able to kill him off of the cliff? Yes, they will. What a snowball from Carlo. Holy moly, that was a thing of beauty. Okay, there is Kev already dying. Oh, goodness, the initiation from Carlo. Oh, my God, he kills Jing with the rocket flares. Raven with the right clicks on the Cox. He's dead immediately. Oh, my God. Oh my God, it's... Yeah, RP on to 2. Ice Blast to follow up as well. Huge haunts, 3 dead just like that. Aegis at least for Jack. He's going to try and fight his way back into this one, but he's got not much of a team left standing here, Winter. Gem of True Sight now is going to be swapping hands as they do have a tier 1 tower to rotate to. Taiga is standing at the ready here with the Supernova. There's going to be the heals coming through. That's pretty decent and the mischance here, but it's not nearly enough. Jackie has fallen. Taiga, Icarus dive in 3 seconds. You'll set to trying to buy him a little bit more time, but I'd be surprised. Yeah, Abed not letting him get away with that one. A huge victory here for Blacklist Rivalry as they take down 4-5 through the ages. Blacklist Rivalry, they're hitting the throne. They will end the game. They won the Rumble. GG, easy. GG, he says. The grats coming through from Geek Fam. It's all over. Hi guys, I'm Raven, carry of Blacklist Rivalry. So after nung Bali Major, syempre nagkumuha kami ng ibang coach na kung mas babagay sa amin. At doon namin nakuha si Sepper at 343. Ewan ko anong meron sa SMG nung time na yon. Talagang hindi kami makasabay sa kanila. Parang yung mid nila, yung carry, offlane nila, talagang ano eh, solid na solid eh. Goods naman yung practice namin throughout the ITI qualifier. Tapos umabot din kami ng Grand Finals. Nabigla lang siguro kami sa naging playstyle ng SMG na hindi kami ready. Reason siguro bakit ako nag-resign sa Blacklist. Kasi sa totoo lang, gusto ko talaga yung players ng Blacklist din. Kasi parang ang meta kasi ngayon sa C kapag hindi nakapasa gusto mo lumipat ng team. Pero para sa akin kasi hindi ganun yun. Talagang kailangan mo makuha yung right na hop mo. Yung reason lang ba't ako sumali ng Blacklist ulit dahil sa teammates. Especially, ano naman eh, kahit anong team na sinasalihan ko, it's not about the organization eh. About teammates talaga ako eh. Kasi mananalo ka with good teammates eh. Ang sinabi ko sa sarili ko, kung papasok kami sa susunod na season,
na ganun rin lang ulit, wag na lang, di ba? So, doon ako nag-start, no? Marami akong kinausap, existing players, players outside. Si teams, at least kahit papano, we had a previous relationship nung 2016 TI, kasi magkasama kami during wildcard qualifiers nung ako'y nag-coach sa kanila. And though we failed, it was kind of like a bonding experience. So, from there, siyempre, kinausap ko si teams kung ano yung mga plano niya. Initially, actually, he really wanted to transfer unless we deliver a really good team for him. On another note, kinausap ko rin naman si Raven. Si Raven is willing to play with teams and some of the players in our organization, pero he also wants some upgrades, no? So doon ako naganap ng mga iba't ibang mga options. Actually, sobrang dami kong kinausap. Tinry ko mag-reach out kay Japoy, tinry ko mag-reach out sa ibang international players, tinry ko mag-reach out sa ibang mga Southeast Asian players pa. But now, Abed, another skewer, Corden, he's gonna be able to grave himself up. That leaves Jackie all by himself with the cheese, healing him back up. Corden still trying to fight, there's one getting bashed, another grave, he's still alive. Where's the follow-up? There's not much, because the fight has fallen apart for Bleed. They've ran out of resources. Corden, hit once again, a TP canceled here by Abed, as he will drop second time. That's a big TP as well from Gabby. He's holding on to the Ravage. Chrono is on the way in as well as Jokum. Icarus dives into the Pulverize. He goes down. Akasha connecting through the Twin Gate. Finds the kill, at the very least, on to Carlo. But the Ravage is through. Meteor Hammer did not connect. Wow. It didn't matter. The kill on the Yowei is there. Abed with three kills. Nung nakuha ko si Abed pabalik, although sugal siya, kasi ang dami rin nagsasabi sa akin na baka naman daw, ano na, hindi naman na daw siya ganun kaseryoso, baka hindi na daw siya prime, whatever, ganyan-ganyan. Pero ako kasi may tiwala talaga ako kay Abed eh. Kilala ko siya as a player, kilala ko yung commitment niya and yung way niya i-approach yung laro. And dahil doon, parang sige, tiwala lang. But Gabby is ready for the Pulverize. Axe the WS, not able to find the dunk in time because of the Pulverize. Sunder will come through. That's gonna condemn both WS and Yowei. And the XD from Gabby! Come on! Gabby really feeling himself here, isn't he? Ako personally, gaya na sinabi ko, hindi ko ganun kakilala si Gabby. Isa sa mga una kong ginawa, nung pagkasayin ko sa kanya, pinanood ko yung mga stream niya. So, nakita ko yung mga kalokohan niya. Online, ang kulit rin pala niya. Natawa na rin lang ako. So, yun. Nung nakita ko yung mga kakulitan niya online, nakipagkulitan na rin lang ako sa kanya nung nakita ko siya. And yun, sobrang professional na tao ni Gabby. And ang nagulat talaga ako sa lahat, grabe yung ano, para siyang Draymond Green. Siya yung makulit sa loob ng draft, siya yung makulit sa loob ng game. Like, kunyari may mga input siya, mga simple lang, tas gagana, sasabihin niya, buti na lang talaga, nandito ako eh. Yung mga ganong hirit na buti. Alam, magpasalamat kayo, kakampi niyo ako. Mga ganong pampagaan lang ng room na, I think it's very important in a team na may someone na nagpapagaan ng vibe. And I think si Gabby yun para sa Blacklist right now. Carlo, yeah, X, throw hook shot, finds one. Oh, the silence though onto WS. Carlo perfectly forced that at himself, finding him, locking him down inside of those cogs, and puts him down. Three dead just like that. They lose the Aegis, but they win the fight. What a snowball from Carlo. Holy moly, that was a thing of beauty. I think for Carlo, I'm just happy for him as a person, as a friend, and syempre as a boss, just because he is the type of person that really deserves an opportunity like this. Ever since naniniwala talaga ako kay Carlo, even before nung position 4 pa siya, just because of his work ethic, yung values, yung professionalism na dala niya sa isang team. And I think for him to be able to be part of this, I'm just happy kasi alam ko na isa siya talaga sa mga pinaka-deserve ng ganitong type of game. Hi, I'm Abed. I play mid for Blacklist Rivalry. After nung TI, meron akong a few options pero wala naman akong plano talaga na umuwi ng like Filipino team, pero parang it's always been my dream na pumuo ng Filipino team. And then nagkataon lang na this season available yung sa tingin kong apat na best individually rin sa roles nila. Nag-align lang yung feeling ko yung timing. Hello, I'm Gabby, a planner of Blacklist. Nag-join ako ng Blacklist nung inas ako ni Abed, like, kung gusto namin bumuo ng like 5-man like Pinoy roster. Tapos parang interested ako kasi mahirap maglaro din sa Around Europe server kasi need ko mag-stay doon. Feel ko ma-homesick ako for 1 year. Kasi need ko mag-bootcamp doon. Then magiging iba yung lifestyle ko. Kaya
then ayoko din malayo sa family ko. Kaya mas naging trip ko mag-join ng Blacklist. Hindi naman sa hate ko mag-content. Like, ayoko lang siguro yung too much. Ganun. Like, napanood ko yung last season nila. Parang, ang dami nilang ginagawa bukod sa pagdodota or pag-qualify. So, feel ko, hindi good yun sa team. Hi, my name is Carlo and I'm the position 5 of Blacklist Rivalry. After TNC ko, bago sumali ng execution, nung nalaman ko nabubura si Blacklist ng Dota 2 team, nag-chat talaga ako ala trike na kung may tryout, ganun. Kasi gusto ko sumali talaga ng Blacklist. Kasi alam ko yung pamamalakad nila at yung the way nila i-handle yung team. So, knowing na nandito na ako now, yun, excited in a way kasi alam ko kung yung grabe yung support nila sa esports. Sa esports team nila. From ML naman makikita yung achievement. So, happy lang din na once again nakalaro ulit under their banner. Yung thoughts ko kay Carlo siguro, marami pa siyang may improve as a player. Then, siguro yung energy sa team, yung madadala niya. And sobrang gutom niya din sa bagong idea. Open-minded naman siya sa ganun. And then, ano pa ba? Yun, masaya siyang kasama eh. Thoughts ko kay Abed, kala ko kasi talaga parang tahimik siya maglaro. Yung parang hindi siya nagsasalita. Tapos nagulat ako, marunong din pala siya sa drafting, sa commanding. Marami kasi din siya talaga nakuha knowledge sa NA. Lalo na, captain niya si Fly. At si RTC. Si RTC kasi sobrang galing din talaga sa mag-isip sa Dota. So, yung knowledge niya yung madadala niya dito sa C. Thoughts ko lang kay Abed kasi naging teammate ko na din naman siya 2016 eh. Ang expected ko lang marami siyang idea kasi matagal din siyang nawala sa C. Then, naging kampi niya si Fly na isa sa best captain sa buong mundo. Then yun, expect ko na marami siyang bagong idea. Si Gabi kasi nakampi ko na siya ng one tournament sa WSG nung nag-champion kami. Sobrang dali lang din talaga niya kausap. Tapos, akala ko nung una hindi kami mag-mesh ni Gabi kasi sobrang dalawa kami sobrang farm focus. Kaya dun, napaganda si Abid kasi nga sobrang galaw ni Abid nung sa tournament namin. Sa totoo lang, sobrang skilled din kasi si Gabi kaya parang kahit anong position na gusto niya, tapos on-time practice lang talagang magagawa niya. Looking forward sa this season, feel ko malayo mararating namin and marami din kami kailangan matutunan pa kasi bago pa lang yung team. Siguro ang may expect nilang ng mga fans sa amin this 2024, kapag nakuha talaga namin yung right playstyle or makakuha kami ng coach na mas ma-empower yung sa drafting and heroes namin, talagang sobrang laki ng mag-improve ng Blacklist kaysa last time. I think what's going to be different this time around is really Abed, no? Yun lang talaga. Kasi without him, we probably would not have renewed. Without him, hindi namin mare-recruit yung player pool na to. And without him, we won't be able to succeed. I think the pressure is not solely on him. It's distributed among the players. Kasama na yung organisasyon doon. Pero kumbaga nga, di ba? Pag nanonood yun na isang basketball game, alam mo naman kung sino yung, yung the man, di ba? Yung sinasabi nga nila, di ba? And I think for this team, it's clearly, hindi ko hahayaan na maging copycat kami ng isang team lang na pinapanood nyo ulit sa TI. Like, if we're gonna compete, we're gonna compete with our own identity, we're gonna compete with our own playstyle, and we're going to compete with our own beliefs and strategy. Yeah, I think maraming salamat sa lahat ng nanood nito. I just really want to thank first Altea of Rivalry for making, you know, like this whole project possible. The first year when this happened, in the second year, you're still very supportive of the cause. For the whole Predator marketing team for supporting us in this endeavor as well.
They have always believed in the importance of Philippine esports. Imagine the amount of cost and investment that they have to do for this specific endeavor, and yet they still do it. So for me, like, Predator has always showed their support for Philippine esports, and malaking parte sila talaga ng Philippine esports. And for that, I'm very thankful na sinuportahan nila kami last year, and hopefully next year ulit. So this is Unrivaled. To all the haters and the fans, peace!